hear unto you the words of God. We will read the words of God today. Here in Genesis. We'll go to Genesis in chapter 12. In English, it says here, I will read, although I read in Ilocano. But in English it says here, Now the Lord hath said unto Abraham, Get thee out of thy country and from thy kindreds and from thy father's house unto a land that I will show thee. Kaya Ilocano ko na dito ay verse 1, Kat ni Hiwa kinunana ka na Abraham, pumana pa iti dagam, kan kalagite kakabagyam, kan iti balay ni Amam, kan mapangka iti daga, nga ipakita kinka. So, the mensahe ti dahi ting aldaw, it is the call of God to Abraham. It is the call of God to every one of us. The call of God to Abraham is also the call of God to every one of us here today. And praise the Lord, that is the reason why we are here now. Because God called us today. Because God had something special purpose in our life. That is the reason why God called us. So we did not apply to become a Christian. We did not apply to receive Jesus Christ as our personal Savior. What we have did only is we have heard the call of God by receiving Jesus Christ as our personal Savior. That's the only simple to be the call of God in our life. Now we will tell a story about Abraham. Ito yung istorya ay marupang kini Abraham kat kuna ni Apolis kanina. Pumanaw ka iti dagam. Kat mapang ka iti lugar na ipakita king ka. So, ito baba nga istorya. Pinanawan na, tinagam na. Ni Abraham kat nagapunay day or the or is the part of the Babylonian before, but today it is the Iraq. In the other place, it is called Mesopotamia. So, in the Yabang Yako, Diyos ni Abraham, kuyog na de sawa na, kuyog na de kanakana ni Lot, ikwenda, kat napanda itchay Kanaan. And iti Kanaan iti kat itataw iti kat isulay iti Hananim. Iti nakadalong na iti Kanaan iti atidong patsune kadalong na iti lugar na sikit kat itiay na naibahon na iti alta kat inawagan na ni Hiwa. Kat hindi itawagan na ni Hiwa kalpasan ti panang bangon na iti altar. Ni Apo Diyos in-confirm na kini Abraham na una nasa kakakutay. Kapundo nga itong kuking ka na ito yung nataga. Kaya kalagiti putok mo kat bindisyon ang kanto. Kat ano na jay baganda na blessings kini Abraham. Masalang pinunan na lang. Well, iti pagpandang natin chimpo, I want to make it short a story just to understand the ground of our message today. In my day, chimpo nga at dati bisin, iti lugar. May di bisin, iti ka na. So kaya't nga sa uwan nga nakirang natin ta tao. Katmabaling nga birok na iti taraon. Katpabaling na nadamag ka na dati taraon ni Jai Egypt. So nag-decide ni Abraham nga napam ni Jai Egypt. Nung sapay nga dumagong na Jai Egypt, kunan ni Abraham kini Sara nga asawa na.
awam na ito yung kinapintintas mo kat bakit din no yukuking ka nga kaya't na ka nga karinagayan na ka nga sawayo kat bakit din no isang tipang patayan na kanya. So tulad ta. No dumalong tayo yan nga ibagam to nga kapsatak kasantong matibagak. Iyam amo na tibayita nga at kapsatak. Nakadamon na ijay paraon, ay no ijay Egypt. Kahit nakita ni paraon na ijay at nagang Sara na asawa na, na bibay na kikinapintas ni Sara, basti kapipintas yung matlang katoksan. Tata, kunana ni King Paraon, mabaling. Umay ka ijay balay. Tumayinayong ka kanagiti asawa. Awan niya Biblia niya, baka biro ko niyo. Ngagat is na to, na plano ni King Parao sawal. Now, hindi inala na ni pa isara niya balay da, niya pangarihan na, ni ka naman ni Abraham ti ating atarakan. Ni ka na ti adumat nga pirak. Ni ka na ti taraon bago ni Abraham. Tapno pang ayayo na kini Abraham ijay panang ipalubos na ijay inyam amo na nga kapsat na nga ala ni King Paraon. Ngam sakbay nga batinag ni Sarah ijay palaog kan sakbay sayang kap ti ari na ijay plano na inyad niya Apo Diyos ti didigra iti balay ni Paraon. Kat idiinyag ni Apo Diyos ti didigra iti balay ni Parao, ijay manawakan ni Parao nga agad ti baso, agad ti kamali. Kat naawakan lang nga ti baso kang kamali, iso dagay pangangalan na kini Sara, nga asawa ni Abraham. So ijay lang na-realize sa ngayon manapak nga asawa na ito ita asawang gayam na ito Abraham. So siningin na ni Abraham, kat kunana, apa yung ibagaw nga kapsat mo, kat asawa mo gaya. So, kas gagamit ti tao, ipintara na ti rason na, kat kunana, pudlumot ang nagkapsat kami. So, kasta ti tao, nalain ang rason niya, nalain niya, ipinsa iti rason. Okay, alam mo rin ti asawa, tagsubli kayo. Siyempre, ni King Pharaoh, di pa nakadidigra ti balay na kat amo na magtang ang isublina ni Sara, maaksardin na niya nga didigra iti unag ti balay. So, naawatan na nga iti kaadda ni Abraham ijay na lugar nga pinanggap na nga asawa ni Abraham sa nga napintas ni situation. So, nag-design ni Parao nga gawin ka alayon ni Sara na asawa. At to, alayon na iti kinabaknang. Ijay, Biblia, mabasa tayo in higit his all things. Saan ka na pinsun? Ngayon ko na na in higit all his things. So imagine natin niya, di ako kot nagaramit yung milagro. There is wrong, but still God worked at the end. God did not allow the unrighteous purpose of King Pharaoh. And God allowed a blessings to Abraham when he decided to move up in Canaan. Okay, we will go to the message. So the message today is, here is the promises. When God called every one of us, God did not call us only, but God called us with the promises. Akas na ito'y naramit na kini Abraham, kung basahin tayo dito yung verse to, kung na, and I will make thee a great nation. Number two, I will bless thee. Number three, I will make thy name great. Number four, and thou shall be a blessing. Number five, and I will bless thee that will bless thee. And I will curse them that will curse them.
And they shall all families of the earth shall be blessed. So this is the promise of God to Abraham. When God called Abraham, God promised to make his name a great and to make him a great nation and make him a blessing to the nation. And all the nations will be blessed through him. But all the nations who will curse him, God will curse also those nations. And all the family here on earth will receive the blessings. So that is a great promise of God. The promise of God to Abraham is not for Abraham only. But God made a promise not only for making Abraham to have a great name, to make him a great nation, but he promised also to bless every nation, every family, every people who bless him. But God promised to him to curse for those people who curse his name or his family. So, kasulayan iti inkari ni Apo Diyos kini Abraham. Isukya po na nga, there is a reason why one of the blessed nation in all the nations on earth is the Philippines. Why? Because during the time that Adolf Hitler had a purpose to kill all the Jewish people, the Philippine government opened as their shelter. Kumamoy mo kadi, nga alupay iti sinapawal tayo nga nasyon, lumipapam iti peace in order. Lo kita tayo mati, individual nga biyak ti Pilipino, kung saan naman unay nga maligri ka tayo. But the history is bad. Ngam iti actual, i-compare tayo, tibiyak tayo, tinatlong mga nasyon. So, isaya pa lang, tibiyak ni Pilipino. Kamu niya, gargar din nga, gumula at ipatatas. May mer pa lang mga tibiyak na. Eh, news ka ka, may kapag iti Afghanistan. Imagine, how come that in one day, that the whole government of Afghanistan was evaporated. Singaw ka silang dalo. At umatingali, controlled by the Taliban. Mino na ito na istoy. Ngam na dito, nakikita tayo, mabibuyan tayo. So, nakakaasiti yan na ityan. Compared here in our nations today, still we are facing. And the reason why the Philippines become a blessing also is because they open their nation to be a shelter for the Jewish people. Isu nga ata bindisyon ay ato nga kakabsap, mo akkararag kayo, nga inayon nga ikararagang tinasyon ng Israel. Ata na din tayo nga mighty bisita ni Jai Cross, may sa isu na ka-Jewish na. So, amok, nagbalik na blessing susunan, not only for me, but the whole church and cross, I know, they become blessings. Katagpaling na blessings sa regiyan ng kapalang niya tayo. Although to receive blessings not in one day. Namaminsan ko na tayo nga, oh, mag-definition niya. Namaminsan ko na tayo nga, kasi pa mag-tibiyak ko. Nga mamuyo, tiramidan niya ako, Diyos. Saan na nga ito, tibindisyon, timalinsan, lagagundaway, tipamayan niya ako, Diyos, kung mangita, tibindisyon, at every time that we need money, God gives money to us. At every time that we need healing, God will heal us. At every time that we need somebody to help us in our work, God will provide somebody who is willing to help us in our work. In all kinds of blessings, at the time that we need the blessings, God will provide that blessings for us. So nga, adumat natin ito niya po Diyos kanyang blessing. That is in another term. Nga talaga nga, ito pamayan niya po Diyos kahit
saan na nakayat na may spoil, delete, na mati. Ngayon, tinplano niya po Diyos to bless everyone who will be His call. That is the plan of God in us. So, may katan tayo na niya plano nga, when na na niya nang mangit tayo hindi, yung muna na nga, umay na pang lawak, basta may sarang na, kung muna na hindi. Umay na pang lawak, basta may saan ka nag itimarapcho. That is not the exactly will of God for all Christians. The will of God for all Christians is not to save their soul only. It's not to deliver them from bondage of sin. But God also wants to bless them physically, morally, and spiritually. So, kasdyay, iti plano ni Apo Diyos amang binisyon kada tayo. Now, hindi na kadano na Abraham iti sike. We read in verse 7. And the Lord appeared unto Abraham and said unto thy seed, will I give this land? And there built he an altar unto the Lord who appeared unto him. And elogano, kat na parani yuga kan Abraham, kat kinunan na iti putot mo, ito kunto na ito ay agaga kat maba. Ito kunto na ito ay agaga. Kat nang bangon ijay, iti may isang altar kan yuba, anak parangang kan kwa na iti. So, mabasa tayo nga hindi nakadanunan ni Abraham ijay sikin mapasarti ka na nang ibangon iso na iti alta. Di kaya't na nga isuro ka na tayo na ito eh. Na tayo nga inayabang ni Apo Diyos. Saan nga mabalin nga awan ti alta iti tunggang maysa ka na tayo. Dito nga altar nga binangon ni Abraham, kat isuray ito iti altar nga in-confirm ni Apo Diyos iti panangayag na kanya na. Isuray ito iti altar nga nangibagaan malin ni Apo Diyos nang ulitan na kanag iti karina, iti panangayag na kanuray pa iti karina para kanag iti putot na, kanuray pa iti karina para kanag iti tao nga may ranot na iti bindisyon ngay karin ni Apo Diyos kanya na. So, di mawatan tayo rito, when God called us, God will confirm His calling unto us. But the importance, we have to build our altar in the presence of God. Saan nga ito, I'm not talking about the literal altar. But our altar is the place, is the hour that we meet God. Our altar is the place and hour that we pray to God. It is the time that we present to God all our prayer requests. And it is the place in the time that we will receive the answers, confirmations from God. So ano bang isa na yatang nakakamsal ko na tayo, awan mo ti confirmation iti na ito ay nupagayatan ni Apo Diyos kinusaan. Umamuyo na di kastoy karamidin ni Apo Diyos. No, akararap kayo yatang nakakamsal. Build up your altar and make a time to talk with God. To present all your prayer requests unto God. And that's the time God will confirm what is His plan unto you. Although we cannot hear a clear voice from Him, but by His Holy Spirit can talk in our spirit, allowing our spirit to know and understand that this is the will of God. Oh, pass, pass me not, oh, gentle Savior. Hear my humble cry, yes, Lord. Why on others thou
heart calling. Do not pass, me by. Yes, Jesus, let me at thy throne of mercy. For I know there I will find sweet relief. Kneeling there in deep contrition. Oh yes, please help my unbelief. Yes, Jesus, yes, Lord. Savior, oh, blessed Savior, hear my humble cry. Yes, Lord. Why so many others thou art calling? Do not pass me, don't pass me by. Trusting only in thy merit. Would I seek, Lord, your precious face? Master, please heal my wounded spirit. Yes, Lord. Save me, Lord, by thy grace. Yes, yes. Blessed Savior, hear my humble cry. Yes, Lord. While on others thou art calling. Yes, Jesus. Do not pass me by. Do not pass me, by. Yes, Lord, don't pass me by.